Welcome back to my channel. This is Janel Edanyo. At sa video ko pong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ba talaga tayo mag-book sa MoveIt Passengers app. So ang una-una nyong gagawin guys, syempre mag-download muna kayo ng MoveIt application. So ngayon, dito sa ano guys, so which is meron na po akong download guys na MoveIt apps. So ang gagawin na lang po natin dito ay kailangan na lang po natin i-click itong MoveIt application po natin para ma-proceed na po tayo doon sa dashboard mismo sa MoveIt Passengers app. So ngayon guys, ang gagawin lang natin dito ay kailangan i-click lang po natin ito. Ayan. So, ayan. So, ngayon guys, dito na po tayo ngayon sa dashboard guys ni MoveIt Passengers app. So, ang susunod natin gagawin guys, so meron na itong makikita tayo sa bandang left side, yung motorcycle sign. So, yun yung i-click natin. Ayan, click natin yan. So, dito na tayo ngayon guys sa search engine ni MoveIt. Ang gagawin na lang po natin dito ay i-click lang natin ito yung ano, yung where to. So ibig sabihin itong where to guys, ito yung drop off natin guys. So i-click lang natin yan para i-kumpletuhin natin pag fill up dito. So sa bandang itaas, makikita po natin yung current location. So ibig sabihin ng current location kung saan ka nanggagaling. So ngayon, i-type po lang dyan, say for example, kung dito ka man ang nanggagaling sa Ateneum, so i-type mo lang dyan Ateneum. So magbigay ako ng isang example guys ha, sundan nyo lang ito guys, step by step guys, para matuto din po kayo kung paano tayo mag-book dito sa MoveIt Passengers app. Ayan, i-type nyo lang dyan yung gusto nyong address na ilalagay. So example ko ito, 160. So which is, pagsulat mo pa lang dyan guys sa search engine ni MoveIt, so makikita mo na kaagad dito sa baba. Ayan, tingnan nyo lang sa bandang ibaba guys. So ito, so makikita mo kaagad di Ateneum building. So ngayon click mo yan. So yun na yung nagiging pick-up location mo guys. Yan guys, ay example ko lang yan. So ngayon, dito naman sa bandang ibaba, makikita natin itong where to. So ibig sabihin ito po yung drop off na naman natin. Ayan. So ngayon i-type nyo lang gan. So like for say for example guys, i-type ko dyan itong ano guys, itong Glorieta. So tingnan nyo lang guys kung paano yan. Ayan. So pag type mo pa lang, nakalagay pa lang dyan GLO, glue or ano, so lumalabas ka agad sa baba yung drop off nyo guys. Yun yung pinaka-exact drop off nyo. So ang gagawin dyan, ito lang yung i-click na natin yan para ma-proceed na po tayo doon sa ano guys, price list ni ano guys, ni MoveIt. So ngayon, pag once na ma-click mo na yan, so lalabas itong mapa. Ayan, makikita nyo kagad yung map. So ngayon nakalagay dito, choose this pick up. So ibig sabihin, yun na nga yung gawin mong pick up location, yung dati ni yung building, so click mo lang yan. So dito na. So lumalabas na ngayon dito yung price list ni MoveIt guys. Ito yung nakalagay dito sa Muto Taxi, which is 50 pesos ang papunta sa Glorieta 4. So dalawa po kasing option dito guys, passenger or ano guys, padala or mga parcel. Ito po yung express saver guys by Grab. So ngayon, which is passenger po tayo. So ang gagawin lang natin dito ay i-choose lang natin yung Muto Taxi. So which is hindi po ako magbubok ngayon guys. So ituturo ko lang po sa inyo kung paano ba talaga ito gagawin. So ngayon, pag na-click nyo na yung Muto Taxi, so dito sa baba makikita nyo yung book now, yung book. So yun na yung ibubok, yun na yung ano guys, proceed na kayo sa book. So automatic guys, lalabas na po yung map dyan na ano guys, para papunta na po kayo sa inyong drop off. So which is hindi pa nga ako magbubok ngayon. So i-click nyo lang yan. Thank you for watching.